morning, I'm back. This is some Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, Rabiya Mateo, unstoppable nga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po munang kamustahin kayo lahat na sana lahat kayo ay okay sa araw na ito. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Guys, gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nakasubscribe na sa Chika ni Mama Sam dahil ngayon, meron na siyang 566 subscribers. Yehey! Maraming salamat po guys sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Iniimbitahan ko po kayo, Chika ni Mama Sam, ang link po niya makikita niyo sa description natin dyan sa baba. Ano pa ang hinihintay niyo? Tara na at mag-subscribe na. So yon guys, mamayang gabi may pa-live ako dito sa pageant natin. So sana matutukan ninyo dahil makakasama ko ang Mars ng Bayan na wala nang iba kundi si Mars France. Yes, si Mars France Ivan. Excited ako guys dahil mamayang magandang chikahan o magaganap sa amin ni Mars France kung saan ang pag-uusapan namin, syempre, about Miss Universe. Kaya guys, ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa pageant natin to mamayang 9 PM. So, ang tabayanan po ninyo yan. Magandang usapan yan. So, ito na nga guys. Grabe, malapit na ang Miss Universe. Ilang tulog na lang ay magaganap na ang pinakahinihintay ng taon kung sino ba ang bagong tatanghaling Miss Universe, no? Nakaka-excite. Ito ba ay si Rabiya Mateo? Ito ba si Miss Thailand? O ito ba si Miss Mexico? Lahat naman ng kandidata, guys. Alam naman natin na talagang lahat sila ay handang-handa. Lahat sila ay lumalaban para sa iisang corona ng Miss Universe. Ako ang masasabi ko lang na talagang try the best naman. Kailangan ibuhos talaga nila ang kanilang makakaya. Dahil pwede isa sa kanila talaga ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to. Halimbawa, ako mag-uwi ng corona, nakakaloka kayo. So, yun. Sa mga nakikita ko ngayon, medyo nanginginayal lang ako sa mga ilang kandidata na wala pang kaganapan dito sa Miss Universe. Katulad nga dito ni Czech Republic, na alam naman natin si Czech Republic ay naging isa sa mga Miss Earth candidate at Miss Earth winner noong mga nakaraang taon. So, ngayon dito sa Miss Universe, medyo nananahimik itong si Miss Czech Republic at wala akong nakikitang ganap. But syempre, hintayin natin ang preliminary competition kung ano ba ang ipapakita nito ni Czech Republic sa competition. So, ang tabayanan pa natin yan. Ako, ang ganda-ganda pa naman ng lola ninyo. Excited pa naman ako para sa kanya. Pero feeling ko, mangangabugto ng bonggang-bongga sa preliminary, no? So, isa sa mga maiinit na pinag-uusapan ngayon, ito nga si Miss Peru na, alam naman natin si Miss Peru ay talagang pasabog naman. I love her. Pero nalabas ang issue na may tattoo itong si Miss Peru. Kung makaka-apekto ba ito sa kanya sa darating na competition, I think na, alam mo, sa medyo worry lang ako kasi kung may tattoo ang isang babae, lalo na wala namang problema kung may tattoo ang isang babae, pero kasi isa kang kandidata sa isang beauty pageant, ikaw ba yung gusto mong nakikita mong kandidata sa isang beauty pageant ay may tattoo? So yun, medyo doon lang ako nawo-worry. Pero walang problema kung may tattoo ang babae at hindi na masasali sa beauty pageant. Ito kasi beauty pageant to, iniidolo kayo. So let's see, tingnan natin kung makaka-apekto ba ito kay Miss Peru na may tattoo siya or hindi. Si Miss Romania, nako, humahataw ng gusto. I love her kasi she's very humble, but ayun nga, iniisip ko kung ano pa yung ipapakita ni Romania dito sa competition na to. At hindi ko alam guys kung talaga ba siya ang makakasungkit ng corona ngayon taon na to. But let's see, lahat ko malalaman natin kapag nag-start na talaga ang preliminary competition na magaganap na sa May 15 ng umaga, di ba? Sa Pilipinas yan. And then si Iceland, nako, paganda ng paganda. Kung napansin ninyo, talagang umaangat din ang beauty ngayon ng Iceland. Isa yan sa mga masasabi ko, nako, kailangan tayo kabahan konti sa mga ilang kandidata kasi bigla talaga nag-shine like a diamond star na hindi natin nalalaman, di ba? At saka si Miss USA, nako, nagsisimula nang gumanap ang Miss USA lately. Napapansin natin si Miss USA, wala masyadong nakikita sa kanya. But guys, remember, ganito din ang ginawa niya sa competition ng Miss USA. But sabi ko nga, this is an international, dapat makipagsabayan talaga si Miss USA. But don't underestimate her. Dahil alam ko na may baon ito sa darating na competition. Si Miss
Dominican Republic. Naku, isa rin sa mga nakikita ko na maganda at paganda ng paganda ang kanyang beauty. Kakaiba dito si Dominican Republic. Naku, mukhang kakabog ng bonggang-bongga. But intabayanan natin yan, guys, kung talaga bang kaya ba ni Dominican Republic na makipagsabaya sa mga kandidata, lalo-lalo na sa mga Latina, na medyo nakakatakot ang galawan sa competition na to. At syempre, si Miss Australia. Si Miss Australia, alam niyo, sa totoo lang, maganda naman talaga itong si Miss Australia. Kaya lang, ang para sa akin, masyado siyang maliit. Hindi ko alam kung ano ba, mapapansin ba to. Or marami nagsasabi, maliit is nakakapuwing. Pero, depende yun sa ipapakita niya. Dahil malalaki ang makakalaban niya talaga. So, kailangan talaga gumawa siya ng eksena na mapapansin siya ng bonggang-bongga. But syempre, good luck pa rin kay Miss Australia. Malay naman natin, di ba? Biglang umarangkada ng bonggang-bongga sa darating na competition. And then, isa sa mga napansin ko, natatakaw eksena na I love her face kapag nakikita ko, itong si Miss Armenia. Ewan ko sa inyo, guys, ha? Pero iba talaga ang ganda na meron ito si Miss Armenia. I love her beauty. Parang isang pagtitignan ko siya, parang nakikita ko sa kanya si Catriona Gray. Yung beauty ni Catriona Gray na, alam mo yun yung very social yung dating, pang Miss Universe yung aura. So, yan din yung nakikita ko dito kay Miss Armenia. Ewan ko kung ako lang nakakapansin nun, guys, ha? So, but, let's see. So, yun. Mahigpit ang labanan ng mga kandidata ngayon taon na to. Lahat ay talagang umaarangkada ng bonggang-bongga. Kaya hindi natin malaman talaga kung sino ba ang mga kandidata na aangat at lulubog dito sa competition. Tulad nga na sinabi ko, si Czech Republic, alam natin, is one of the top contender. Pero wala tayong nakikitang ganap. Si Miss Romania na alam naman natin na sunod-sunod din ang runners-up. Pero madala niya kaya ito sa competition ng Miss Universe. But marami nagsasabi na ako, Rabiya Mateo is overconfident. Ako, wala akong nakikitang ganun kay Rabiya Mateo. Nandoon lang talaga sa naka-mindset siya. Ano ba, guys? Kapag walang confidence, sasabihin nyo walang confident. Kapag punong-puno ng confident, ang reklamo ninyo, overconfident. Alam nyo, guys, sa competition, siguro nandoon lang si Rabiya na ayaw niyang palagpasin ang bawat araw na hindi siya mag-shine. Ayaw niyang palagpasin na may makaslusot pa sa kanyang laban, diba? So, ginagawa ni Rabiya yung best niya. Sana maiintindihan na ninyo yun. Huwag nyo nang dagdagan pa ng kung ano-anong mga eksena na sinasabi ninyo. Nako, overconfident. Nako, panay ang pasabog. Guys, this is a competition. Kailangan gawin yun ni Rabiya. Kung ano ang pinagplanuhan nila, yun ang magaganap. Kaya masasabi ko, from day one until now, she's unstoppable para sa akin. At nakita naman ninyo yun. Ang lahat ng styling, ginagawa niya, nag-experiment ang lola ninyo, lumalaban ng todo-todo, hindi nagpapabaya sa competition. Ewan ko na lang sa inyo, guys, ha? Pero wala akong nakikitang mali sa ginagawa ni Miss Rabiya Mateo. Nakita ninyo yan from day one. Iba-iba ang looks na merong ipinakita itong si Rabiya Mateo sa atin. Kaya dapat magdiwang tayo kasi si Rabiya, ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya. Kumbaga, nakita mo naman yung suporta. Suportahan na lang natin siya. Kaysa naman na i-bash pa ninyo, sabihin pa ninyo kung ano-ano, let's be the one for the Philippines, di ba? So, let's be the one daw. So, yon. So, ganun yung laban. Para kung sa mga tayo nga, di ba, naniniwala sila, si Amanda Obdam yung mananalo. O tayo din dapat, ganun din yung paniniwala natin. Malay naman natin, biglang maiuwi ni Rabiya Mateo ang corona. Doon naman sa nagsasabi, huwag kayong mag-expect masyado. Of course, yes, kailangan mo mag-expect. Pero nandoon tayo sa paniniwala natin na may laban ang kandidata natin. Kaya natin nasasabi to, may laban si Rabiya Mateo para sa corona. So, depende na lang sa mga judges kung magugustuhan siya o hindi. Ito nga, 8 ang judges na mag-aano sa kanila. Nako, medyo exciting to, di ba? Kailangan mapa-impress talaga ni Rabiya Mateo yung mga hurado dito sa Miss Universe na siya ang piliing Miss Universe. Ako, I think, nagawa na ni Rabiya Mateo yung lahat ng part niya. Sabi nga ganun, this is a destiny na lang talaga kung siya ba ang ipapanalong Miss Universe. Kasi nakita naman natin, from day one until now, hindi talaga nagpapabaya si Rabiya. Nandoon na pumapalo ng todo-todo. So, depende na lang talaga sa judges kung magugustuhan ang mga ipapakita ni Rabiya sa darating na preliminary competition, interview, preliminary competition, swimsuit, and preliminary competition, evening gown. Diba? So, depende na lang yun talaga kung ma-impress sa kanya. At doon natin malalaman
kung kaya ba ni Rabiya Mateo makuha ang corona ng Miss Universe. Puro babae daw ang hurado. So, walong babae. Isa dyan si Sulayka Rivera na pinag-uusapan ngayon ng bayan. Dahil natatakot nga sila na baka daw si Sulayka ay personalin ang Philippines gawa nga ng mga issue noon. I don't think so, guys. Eto si Sulayka, uupo bilang judges. So, dapat nating respetohin kung ano ang desisyon ni Sulayka. Diba? Huwag na natin siyang pangunahan. Mahalin natin si Sulayka, supportahan natin si Sulayka para din naman supportahan din tayo. So, yun lang yun. Wala naman tayo, wala akong nakikitang mali kung si Sulayka ang uupong isa sa mga judges. And then, hindi lang naman si Sulayka ang magdidesisyon. Marami sila, walong purado ang nakaupo dito. So, ibig sabihin nun, kailangan ma-impress ni Rabiya Mateo ang mga purado na nakaupo dito sa Miss Universe. So, yun, sabi nila, sumasan-ayon daw ang panahon kay Miss Thailand. Ano ba? So, mukha ko nga napapansin yan, no? Kasi wala na daw ang opening statement. Guys, ito lang yun. Simple lang yan. Kung si Thailand ang mananalo, eh di magdiwang tayo para sa Thailand, di ba? Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Huwag na natin silang pangunahan. Kumbaga, try na lang talaga yung best nila para ma-impress nila ang mga hurado at piliin silang magwagi dito sa Miss Universe. Ayun lang masasabi ko about Amanda. Sabing ganun, Australia, India, Philippines, sino ang pipiliin mo, Mama Sam? Of course, Philippines. Si Philippines is yung mga nakikita ko na talagang malakas na kandidata ngayong taon na to. Pero si Miss India, iba din yung atake nito ni Miss India. Kaya feeling ko mapag-iiwanan talaga itong si Miss Australia. Pero wag naman sana. Mas maganda silang tatlo makapasok sa top 21. And then tingnan natin kung ano yung pa yung mga ipapakita nila para ma-impress nila ang kurado. Pero isa lang ang nalalaman ko talaga, malakas si Rabiya Mateo. Kahapon nakuha siya sa Telemundo, 'di ba? Isa sa mga para mag-promote ng Miss Universe sa Telemundo. And then congratulations kay Miss Rabiya Mateo, kasama niya dito si Miss Thailand, si Miss Colombia, 'di ba? So ano, Mama Sam, tingin mo ba na talagang para kay Rabiya na ang corona? Malalaman natin lahat 'yan sa mga darating na panahon, 'di ba? So yon, so ako support lang ako dito kay Rabiya Mateo, and then let's see. Sabi ng ganun, top 21, top 10 and top 5 para sa finals ng Miss Universe. Tuloy na po ba to? Yes, confirm na po to. Top 21 po ang kukunin and then magka-cut po sila ng top 10 para maglaban-laban ng evening gown and then top 5 para sa Q&A and then runners-up na po para sa kukoronahan ng Miss Universe. O, diba? So, yon. So, kaya ba ni Rabiya Mateo makatungtong hanggang top 5? Kayang-kaya yan. Basta nandoon lang yung positive thinking mo, nandoon lang na pinagdadasal mo tong si Rabiya, nandoon lang sa naniniwala ka sa kanilang data na meron tayo para maniwala din siya sa sarili niya. Ako, para sa akin, si Rabiya, sa mga pinapakita niya ngayon, she's already the winner for me. So yon, parang para sa akin, nagawa na ni Rabiya ang lahat ng dapat niyang gawin at naniniwala ako sa darating na preliminary competition, mas magpapasabog pa to ng todo-todo, ng bonggang-bongga na para makuha niya ang corona ng Miss Universe. Sabi nung ganon, ipag-pray natin itong si Rabiya Mateo. Diba? So yun, guys, ano bang tingin niyo kay Miss Vietnam? Sabi niya, si Miss Vietnam, parang nakikita ko, wala masyadong ganap, no? Pero let's see, tingnan natin yan sa darating na preliminary competition ng Miss Universe. So yun, guys! Maraming salamat po sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then, maraming salamat po sa inyong lahat dahil 26,000 subscribers na po tayo. Yay! So, road to 100. So, mahaba-haba pa ang laban. But guys, maraming salamat sa suporta, sa pagmamahal, sa tiwala na binibigay ninyo dito sa channel ko. So, sana tuloy-tuloy lang po ang suportang ibigay ninyo sa akin at maraming salamat po sa inyong lahat. So, yon guys, hanggang dito na lang. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Alam! Mm-hmm.